Unahin po natin ito pong kumpirmasyon ng China na meron po talagang Duterte-China agreement. Kahit pabulaanan po ito ng mga Duterte supporter katulad po ni Harry Roque, hindi po maikakaila na inaamin po ngayon ito ng China. Kaya kinakailangan po talagang malaman ng Pilipinas kung makatotohanan ba ito sa pamamagitan po ng isang legislative inquiry. Nare-reaksyonan po natin ang interview naman ni Karen Davila doon po sa nag-propose ng legislative inquiry na ito, particular sa House of Representatives. Kasi sa Senado, parang wala po tayong aasahang mabuting mangyayari. Hindi natin alam kung may tapang ba ang mga senador para harapin si Rodrigo Duterte. In particular, dito po sa website ng embassy po ng China dito po sa Pilipinas, nakalagay po dito ang pag-amin ng China na meron po talagang agreement sa pagitan po ng Duterte at ng China government. Quote and quote, in order to manage the Ren-Ai-Jiao situation, yan po ay kinikilala natin sapagkat sa atin naman po yan, bahagi yan ng exclusive economic zone na Ayungin Seoul. Pero sa kanila, Ren-Ai-Jiao ang tawag po nila dyan. During the Duterte administration, China and the Philippines reached a gentleman's agreement which has effectively help maintain the overall peace and stability at Ayungin Seoul. In the beginning of the current Philippine administration, the said agreement was still followed in handling the resupply mission of Ren-Ai-Jiao. Pinalalabas ngayon ng China sa kabila ng pag-amin nila na merong agreement si Duterte, yan daw po ay sinusunod daw po ng Pilipinas. Wala pong katotohanan yon. Kaya nga po, malinaw po ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung meron man pong pinasok na agreement o kasunduan ang China at Pilipinas sa panahon ng mga nakaraang administrasyon, ito po ay kanyang pinawawalang visa. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Pinawalang visa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang secret agreement na pinasok ng mga nagdaang administrasyon at ng China sa usapan sa West Philippine Sea. Paliwanag ng Pangulo, wala namang dokumento. Kaya wala pong katotohanan ang sinasabi po ng China na sinusunod po ng Pilipinas sa kasalukuyang administrasyon ang mga pinasok na yan na agreement ng mga nakalipas na administrasyon. Pero ang malinaw lang naman sa atin, mga tol, walang ibang administrasyon maliban sa Duterte ang pumasok sa isang agreement. Taliwas ito sa pinalalabas ni Harry Roque kagabi sa kanyang live streaming na Aquino administration daw po ang nakipag-agreement sa China. Hindi po yun totoo. Kung meron man pong pag-amin si Gasmin nung mga panahong iyon, yun ay natural lamang gawin ng ating bansa na magdala po ng pagkain at tubig sa ating mga kasundaluhan. But it doesn't mean na hindi po tayo dapat magdala rin ng mga materyales para po kumpurihin man lamang kung may nasisira na sa barkong BRP Sierra Madre. At kung nung mga panahong iyon, ang BRP Sierra Madre maaaring maayos pa. Pero sa paglipas ng mga panahon, lalong-lalo na sa kasalukuyan, alam nyo naman ang epekto ng tubig-alat, yung dagat, saka yung mga pabago-bagong panahon. Masisira talaga ang BRP Sierra Madre. Kaya kinakailangan pong kumpunihin ito ng ating gobyerno na pinipigilan po ng China dahil nakipag-agreement pala ang Duterte administration ayon sa China na hindi po natin kukumpunihin ang BRP Sierra Madre. At yung agreement po na yan, pinawawalang visa po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito na magpapatunay na merong sikretong kasunduan o gentleman's agreement ang Pilipinas at China. Si Kenneth Paciente sa detalye. Sa harap ng isyu ng umano'y secret agreement sa pagitan ng nakaraang administrasyon at ng China kaugnay ng isyu sa South China Sea, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinawawalang visa niya ang anumang kasunduan na posibleng pinasok ng Pilipinas. I have said that before. When this first came up a few months ago, and the turns out that the Chinese are insisting that there's a secret agreement, and perhaps there is, and I said I don't know anything about the secret agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. So I've rescinded it, if indeed it exists. Malinaw, ha?
binabawi yan ng ating Pangulo kung meron mang naging agreement ang mga ang bansa na China at Pilipinas sa mga nakalipas na administrasyon, particular yung paghahatak daw po sa BRP Sierra Madre diyan po sa Ayungin Shoal. At kaugnay po ng issue na ito, syempre ang mga Duterte supporter, kaliwat kanan ang kanilang pagtatanggol kay Rodrigo Duterte at hindi po nila inaamin. Maliban lamang dito kay Harry Roque na masyadong madaldal at siya talaga yung nagkumpirma nung una na meron pong gentleman's agreement. Sa parte naman ni Rodrigo Duterte at ng kanyang abogado na si ng kanyang dating presidential chief legal counsel na si Panelo, eh hindi po nila inaamin ito. In fact, sinabihan niya pa nga si Harry Roque na sinungaling itong si Harry Roque. And quote tayo sa sinabi naman itong si Rodrigo Duterte kay Harry Roque. Sabi ni Rodrigo Duterte, "Do you know who is Harry Roque? Do you know what his personality is? Alam nyo ba, kilala nyo ba si Harry Roque?" Ibig sabihin, sa mga salita na yon ni Rodrigo Duterte, eh parang hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi nitong si Harry Roque. Ganun pa man, patuloy siyang ipinagtatanggol nitong si Harry Roque at nanggagaslight pa itong si Harry Roque, particular doon sa last live streaming niya kagabi sa kanyang YouTube channel at Facebook page. At dahil po sa issue na ito, salamat naman at meron pong mga talagang naninindigan na mga mambabatas, hindi ko sinasabing mga senador, sapagkat parang wala tayong aasahan sa Senado pagka si Rodrigo Duterte ang pinag-uusapan. Pero we are talking now about the House of Representatives. In particular, ito pong bisita dito nitong si Karen Davila sa kanyang programa sa Head Start na si Congressman Jay Konghun. Panoorin po natin ang interview na ito at reaksyonan po natin ang mga katanungan at mga sasambiting kasagutan dito nitong si Congressman Jay sa mga sa programa na ito. All right, joining us now on Hot Copy, we have with us House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative Jay Konghun. Good morning to you, Representative Jay. Good morning, Ms. Karen. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin sa ANC. All right. Now, why is the House pushing for an investigation into the so-called gentleman's agreement between former President Duterte and the Chinese leader? Maganda yung tanong nitong si Karen Davila. Bakit kailangan na magkaroon ng legislative inquiry dito? May mga ilang kasing politiko, particular mga supporter nitong si Rodrigo Duterte, na parang gusto nilang i-set aside ang legislative inquiry. For what? Para maprotektahan si Rodrigo Duterte? Ang kailangan po namin dito, malaman ng taong bayan kung kinakailangan yung gawin yan sa isang executive hearing, yung kayo-kayo lamang ng mga mambabatas ang nakakaalam, gawin ninyo. Once and for all, at least magkaroon po ng check and balance ang ehekutibo at saka ang legislatibo. Yan naman after all ang trabaho ng legislative. Nagtataka ko bakit may mga politiko, particular sa Senado, na parang ayaw nila diyan sa hearing na yan. Kaya tingnan natin ngayon kung ano yung kasagutan dito nitong si Jay, Congressman Jay, sa bakit kailangan ang isang hearing sa gentleman's agreement na ito na inamin na mismo ng China. Unang-una, Ms. Karen, ha? Trabaho talaga ng Kongreso para tignan kung ano yung ginagawa ng ating executive branch. Yan. Naririnig ninyo, mga senador, kung sino man yung mga nagsasalitang senador ngayon na ayaw dito na imbestigahan, kung hindi man ayaw, parang bantulot sa pag-iimbestiga, pakinggan ninyo ang sinasabi ng kapwa ninyo mambabatas at hindi sila inferior sa inyo. Ha? Lalong-lalo na itong si Senator Joel Villanueva, wag mong tingnan bilang mababang mambabatas ang mga kongresista. Parehas lamang kayo ng pay grade. Ah, kayo po ay sinasahuran ng taong bayan with a salary grade of 31. Parehas po yan. Kaya hindi kayo mataas sa mga kongresista. Ngayon, narinig mo, trabaho ninyong mga mababatas na magkaroon ng pagtingin sa isa't isa. Partikular, ang mga mambabatas, siguraduhin na walang pagmamalabis na ginagawa ang executive branch of the government. Ito yung kanilang tinatawag nating oversight functions upang siguraduhin na walang nilalabag na batas ng ating eksekutibo. Pangalawa, siyempre, kailangan natin ng meron tayong transparency. The public has the right to know the details of the agreement made by their government.
no, particularly those yes. involving sa karapatan po namin bilang Pilipino, natin bilang Pilipino, na malaman kung ano po ang katotohanan sa bagay na yan. Ngayon, kung talagang hindi pa pwedeng ilantad sa harapan ng publiko dahil it involves national security, okay lang yon. Ang mahalaga, malaman ng ating gobyerno. Malaman ng ating Pangulo in particular. Biruin ninyo, ang ating Pangulo, walang kaalam-alam sa bagay na yan. Kung hindi pa pumutok sa balita, kung hindi pa inamin ng China, tapos palalabasin pa ng mga Duterte supporter, Pangulo ka, dapat ikaw ang nakakaalam niyan. Anak ng teting na yan, trabaho ng Duterte administration upon turnover na ipaalam during transition ng gobyerno sa incoming government ang lahat ng mga pinasok na transaksyon nito. Bakit hindi ipinaalam ng Duterte administration yon? Anong meron? Yun ang dapat naming malaman dito. Tayong mga Pilipino, dapat nating malaman yon. Ating sovereignty and ating mga territorial disputes, lalong-lalo na pag mga sensitive matters. No? At pangatlo, kailangan din natin proteksyonan yung ating national interest. Congress has the duty to safeguard the Philippines' national interest, including our national territorial integrity and economic Tama. Well-being. Diba? National interest ang pinag-uusapan dito. Beyond politics po ito. Pilipinas na po ang pinag-uusapan dito at welfare ng ating mga kababayang Pilipino, particular diyan sa West Philippine Sea at ang mga susunod na henerasyong Pilipino. Sabi nga nitong si Antonio Carpio, ang pinasok na agreement na yan ni Rodrigo Duterte ay napaka-disadvantageous sa ating national interest. Kasi biruin mo, ano ba ang objective ng China, particular sa BRP Sierra Madre? Mabulok ito. At ito ay hindi na magamit ng gobyerno po natin. Dahil pag nangyari yon, malaya po silang makakakilos dyan po sa Ayungin Shoal. Kaya katungkulan po natin bilang mga Pilipino na ipagtanggol po kung ano po yung nararapat sa atin at lalong-lalo na kayong mga nasa gobyerno, in particular ang presidente po ng Pilipinas. Nanumpa kayo. Sinasabi sa panunumpa ninyo na ididepensa ninyo ang ating konstitusyon. At sinasabi sa ating konstitusyon na ang ating exclusive economic zone ay dapat pinoprotektahan ng ating gobyerno. At ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Hindi lamang konstitusyon ang kumikilala dyan, kung hindi yung 2016 arbitral ruling ng Dahig. Sabi doon, yan ay ating exclusive economic zone. At tayo dapat ang merong jurisdiction dyan. Sa madaling salita, tayo dapat ang gumagamit, naglilinang, nakikinabang sa anumang mga bagay na matatagpuan dyan, living and non-living things. Tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. Pang-apat, syempre kailangan din nating siguraduhin na yung public confidence, no? Sa pamamagitan ng pagkoconduct ng inquiry, dinedemonstrate natin na ating gobyerno ay may commitment sa accountability at transparency. Sana naman madinig nyo ito, mga senador. Hindi naman lahat ng mga senador, mga tol. Pero yung ilang mga senador dyan, sana madinig nyo itong sinasabi ni Congressman Kong Hoon. Ha? Meron kayong accountability sa taong bayan. At lahat ng aksyon ng ating gobyerno, kung ito ay hindi naman matters of national security, dapat nalalaman po iyan ng taong bayan. In particular, ito pong pinasok ni Rodrigo Duterte. Ha? Kaya ako, 99.9%, sabihin na natin 100%, agree talaga ako sa isang legislative inquiry. At huwag niyong pigilan yan, kayong mga ilang senador na nagtatangkang pigilan ang legislative inquiry. At sabagay, dito naman sa House of Representatives, wala naman silang control dito. At naniniwala ako na sabi nga sa balita, the resumption of session ng ating Kongreso will be on April 29. And immediately after that, is magkakaroon na kagad ng hearing, particular ang committee na hahawak dito po sa issue na ito. And probably, baka mangyari yan, baka matapos ang, bago matapos ang April or first week of May. At sana, ipatawag si Rodrigo Duterte, which is itatanong mamaya rito ni
Karen Davila sa bisita niyang kongresista. Napaka-importante na na-maintain natin yung public trust. Okay, di ba, Ms. Karen, ano, yung ating policy implications, no? Siyempre, sa mga ganitong inquiry, nakikita natin yung future policy decisions regarding sa international relations, territorial disputes, and diplomatic engagement natin, ha? Base siyempre sa ating pagkakaintindi ng kanilang implications. Okay. Now, Representative Jay, does this mean then that Congress will be calling yes. on former President Duterte because the gentleman's agreement for... Yan ang ninanais natin, mga tol. Eh. Makita itong si Rodrigo Duterte na magsalita sa tamang lugar. Kasi ang ginagawa ni Rodrigo Duterte, he is always explaining sa mga press conference, tapos pagka hindi agree sa kanya yung tanong, i-joke niya lang, o kaya i-segue niya lang sa ibang mga pagkakataon. Pero hindi niya yan magagawa sa Kongreso kahit sabihin niya pang dati siyang Pangulo ng Pilipinas. Tingnan natin kung ano magiging sagot dito nitong si Congressman Jay sa katanungan ni Karen Davila. Frankly, if it did happen, it was just between him and the leader, President Xi Jinping. So that means you'd have to call him, specifically only him. May possibility rin yan, Ms. Karen. Ano, actually, pag-uusapan siyempre ng liderato ng House yan. Ano. Pero siyempre, hindi lang naman siya. Yan. Ang sagot ni Congressman Jay, may posibilidad. Sana siguraduhin po nila, no? Marahil siguro kung ang sasagot dito yung mga kalaban ni Rodrigo Duterte talaga sa Kongreso katulad ng mga party list ng anong party list to? Sina Brosas, Castro, saka si Manuel, eh malamang sa malamang ang sagot nila dyan, affirmative kagad, ipapatawag si Rodrigo Duterte. Pero yun ang nakikita natin dito, mga tol. After all, this is a deal na pinasok ni Rodrigo Duterte at ng China. At kung meron mang mga individual na maaaring maipatawag dyan, sa mga napanood po natin sa balita na binanggit nitong si Rodrigo Duterte, si Anyo, ang ating National Security Advisor ngayon, which is sinasabi ng ating Pangulo, wala daw alam si Secretary Anyo. Still, kailangan po siyang ipatawag siguro dyan ng Kongreso dahil binanggit po siya nitong si Rodrigo Duterte. At saka yung mga relevant individual katulad po nitong si Harry Roque na nagbulgar nito sa harapan ng publiko. Ang dating Secretary of Foreign Affairs na si Senator Alan Peter Cayetano at iba pang mga individual na maaaring banggitin dito nitong si Congressman Jay. Kasi marami din naman na naandun sa meeting na yon. Nakakapagtaka nga, yung mga tao na naandun sa meeting na yon, itahimik, no? Sinabi nga ng ating Pangulo. But who was in the meeting? Yes. Because Attorney Harry Roque told me he was not in that meeting. Former Secretary Salpanelo said he asked former President Duterte. He said there was no gentleman's agreement. I'm curious lang who was in the meeting. Sinabi rin naman ni Pangulong Duterte dun sa kanyang mga nakaraang statement na naandun si Secretary Anyo, naandun si National Security Advisor Esperon, at yung matataas na opisyalis no ng Department of Defense no dahil yun yung kanyang mga hinihingian ng ano no ng advisors niya no. So marami naman tayong pwedeng tanungin regarding doon sa pagpupulong na yun dahil sinabi nga ni former President Duterte na marami siyang kasama no sa pagpupulong na yun na hindi nakakapagtaka na hindi nagsasalita ngayon na kahit na mismong si Presidente Marcos na nagtatanong eh talagang hindi malabo pa rin yung sagot sa kanya. So kailangan talaga natin magkaroon ng congressional inquiry regarding that matter. Okay. Now I wanted to ask you, has Congress historically ever called a former president to a hearing? Has that ever happened? Whether it be former President Gloria Macapagal Arroyo, former President Erap Estrada, nangyari na po ba yun, sir? Hindi ko alam yung sa history ng Congress kung nakapagpatak. Parang wala rin naman tayong alam pa, no? Kasi wala namang mga ganitong issue sa nakalipas na panahon. Alam niyo, para naman maipatawag sa Kongreso, dapat may issue.
Eh wala namang mga naging issue. Kung nagkaroon man ng issue ang mga former president, yun naman ay criminal offense di umano. Yung kay dating Pangulong Estrada, napatunayan sa korte. Yung kay Gloria Macapagal-Arroyo, na-acquit siya. Kay Noynoy Aquino, hindi naman dumating sa punto na makasuhan siya sa korte. O, kaya walang mga issue na mabigat para ipatawag sila sa Kongreso. Pero ito kasi ngayon, mayroong talagang issue. At ito yung gentleman's agreement na inaamin po ng China sa pagitan po ng Pilipinas at ng bansa po nila sa pangunguna sa atin dito nitong si Rodrigo Duterte. O, tuloy po natin ang pakikinig mga tol. Ha? Tawag na tayo ng dating presidente. No? Pero sabi ko nga kanina, nasa ang desisyon ng pagpapatawag sa ating presidente, sa ating dating presidente, ay nasa leadership ng House. No? Kung nakikita ng leadership ng House na kailangan talaga siyang ipatawag para umattend ng meeting, para magbigay ng linaw sa usaping ito, para mas maging mas bukas ito sa publiko, eh nasa decision pa rin ng leadership ng House. Pero siyempre, mas maganda kung dumating tayo sa punto na na kailangan ni Presidente Duterte, na former President Duterte, magpaliwanag, siyempre mas maganda kung may papaliwanag niya ng maayos kung sasalang nga siya sa congressional inquiry. Okay, what if the former president declines? Yan. Again, ano, nasa actions ng House yan at ng committee na hahawak. Masyadong maingat magsalita itong si Congressman Jay. Pero alam naman natin ang rules ng Kongreso. Kapag ka hindi ka dumalo dyan, no one is above the law. Kahit dati kang Pangulo ng Pilipinas, dapat mong respetuhin ang isang branch ng gobyerno ng Pilipinas. No one is above the law. Kaya pagka pinagpilitan niya at ipatawag siya, ipagpilitan niya na ayaw niyang daluhin yan, naniniwala ako eventually gagana ang proseso, magkakaroon ng katulad na pagdinig na nakita po natin sa kaso nitong si o sa situations nitong si Apollo Quiboloy na pagdedebatihan sa loob ng committee ang sitwasyon na ipapatawag itong si Rodrigo Duterte, at kung ito ay aagrihan ng majority ng committee, syempre isusupuena ad testificandum si Rodrigo Duterte. At kapag ka nasupuena ad testificandum na siya, obligated siyang humarap dyan. Otherwise, kapag ka hindi niya hinarap, masasite in contempt siya, katulad ng nangyari kay Apollo Quiboloy. Ang nangyari lamang dito kay Apollo Quiboloy, kaya hindi na po nagpatuloy, syempre, nag-end ang sesyon, nag-suspend ang sesyon ng Kongreso, dahil nga po bakasyon muna sila pansamantala, tapos sa 29 pa magre-resume, eh ngayon may kinakaharap ng kaso itong si Apollo Quiboloy at meron ng warrant of arrest pending sa kanya. At mas priority na ngayon yung warrant of arrest na yun para siya ma-aresto. Pero tingin ko pag na-aresto na itong si Apollo Quiboloy, both the Senate of the Representative, both the Senate of the Philippines and the House of Representative, ipapatawag yan sa kanilang mga respective committees. At hindi na makakatanggi itong si Apollo Quiboloy by then. Dito naman kay Rodrigo Duterte, same process. Kapag ka hindi po siya dumalo doon sa pagpapatawag in the event na meron po siyang supuena testificandum, eh sigurado magkakaroon po yan ng order of arrest. At ang tanong, kung kaya bang arestuhin si Rodrigo Duterte. Anyway, lahat po yan maaaring mangyari sa hinaharap. Kaya antabayanan po natin ang mga bagay na yan. Ang mahalaga sa ngayon, yung unang hakbang muna. Ano ang unang hakbang? Yung legislative inquiry na hinahanap po natin ngayon, particular para magbigay ng linaw dito po sa sinasabing gentleman's agreement ni Duterte at ng China government. Ng pangdinig na ito. So ayaw natin pangunahan. Oo. Because ang tanong ko, will the lower house or even if the Senate in the future decides to call on former President Duterte to explain this gentleman's agreement, the bigger question is if, let's say he decides not to accept the invitation. May nagsabi, nangyari na yan, top one. If you remember, yung sa Parmali, di niya hinarap, pinaharap yung mga sangkot dyan. Ah, iba po yung situations noon. Siya po ay sitting president. At inutusan niya po ang kanyang mga cabinet secretary na huwag humarap sa Senado.
Iba po ang situation. Hindi na po siya presidente ngayon. At pag pinatawag po siya ng Kongreso or ng Senado, hindi niya po pwedeng ikatuwiran na hindi po siya harap. Mapipilitan po siyang humarap kung ang rules ang pag-uusapan po natin. Can the House cite him in contempt? Will the House issue an arrest warrant? Yeah. Will it be fair and objective? And can it actually act in the same manner that it does to other individuals who do not attend hearings? Miss Karen, we will cross the bridge, no? Pag naandun na tayo, no? Napakahirap mag-speculate ngayon. Napaka-ingat naman magsalita ni Congressman Jay. Sana ang naimbitahan mo, Miss Karen, yung meron talagang tapang na magsalita. Kasi rules lang naman ang pinag-uusapan dito, Congressman Jay. Hindi ka naman mag-i-speculate sa rules. Di ba? Rules is rules. Wala pong speculations doon. Ang tanong ni Karen is very... anong tawag doon? Hindi ko makuha yung eksaktong salita na naman. Nagpe-fail na naman yung memory ko. Direct to the point yung tanong ni Karen Davila eh. Pwede bang makontempt si Rodrigo Duterte? As per rules, kapag ka hindi siya dumalo, upon due process, pwedeng makontempt. Iwas pusoy si Congressman Jay. But anyway, ang mahalaga, siya naman yung nag-inisyatibo para po magkaroon ng congressional inquiry sa punto na ito. Kaya pasalamatan pa rin naman natin siya. Ang isa lang yung sinasabi ko na ito nga ay desisyon ng kabuuan ng mayorya ng Kongreso, no? Nasa leadership ng House, nasa miyembro ng mababang kapulungan kung iko-compel nga ang dating Pangulong Duterte na umattend ng meeting. Okay. Now, I also interviewed, I believe it was Professor Romel Banlawi, and he did say that it was time to just move forward. Ano ba maaasahan natin dyan kay Banlawi? Eh parang sinatiglaw yan. Oh, also Solicitor, former Solicitor General Francis Ardeleza, he said more than investigating this so-called gentleman's agreement, it's more important to move forward as a country and speak. Yun yung way nila para po i-divert ang situation. Moving forward doesn't mean ili-let go natin itong gentleman's agreement sa China. Wala itong pinakaiba sa pinalalabas nitong si Senator Joel Villanueva, no? Pinalalabas kasi ni Joel Villanueva na giginiit na ito ay propaganda lamang ng China. Para saan? Para hindi na kayo mag-imbestiga? O kung mag-iimbestiga man kayo, kayo-kayo na lamang? O pakinggan po ninyo ang balita na to. Isingit po natin ito, mga tol. Senate Majority Leader Joel Villanueva na propaganda ng China ang isyung gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Parte lang umano ito ng strategiya ng China para pag-away-awayin ng mga Pilipino sa usapin ng agawan ng teritoryo sa WPS. Dahil dito, nanawagan ng senador, pati sa mga kapwa. Actually, kung propaganda man yan ng China, hindi yan dahilan para mag-away-away tayo kung tayo laga tayo nagmamahal sa Pilipinas. Eh. Kasi usapin po ito ng ating exclusive economic zone. Dapat nagkakaisa po tayo rito. Ang problema, pinopoliticize ng mga tao, katulad partikular nitong si Harry Roque. Binabaligtad niya pa ang situation. Sinasabi niya, na si Pangulong Bongbong Marcos daw, pinopolitika si Rodrigo Duterte for what, Harry Roque? Hindi na nakaupo si Rodrigo Duterte at hindi na siya kailanman magiging presidente. Para saan pa pupolitikahin siya ni Pangulong Bongbong Marcos? Saka kayo ang nagsimula ng issue na ito. Nananahimik ang Pangulong Bongbong Marcos ang tatrabaho ng maayos. Pero dahil sa kadaldalan mo in particular, lalong umiinit ang issue. Ngayon, naghahanap ang taong bayan ng kasagutan, iniiwas ninyo. Katulad nitong si Professor Banlawi. Ha? May pa-moving forward pa at hindi raw daw pahalagahan itong gentleman's agreement na ito. Ito namang si Senator Joel Villanueva, may pa-propaganda pa ng China. This is not only a propaganda. Ha? Ito ay katotohanan na hinahanapan po natin ng tamang paliwanag. Hindi naman siguro magsisinungaling ang China tungkol dito sa bagay na ito kung hindi talaga nangyari.
Ngayon, kung sinungaling ang China, malalaman po natin yan sa isang investigasyon na isasagawa ng ating Kongreso. At hindi natin malalaman yun kung hindi mangyayari ang investigasyon. Kaya huwag niyong i-divert ang issue. Ha? Focus kami ngayon sa parating na investigasyon at dapat malaman ng taong bayan ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng gentleman's agreement na ito. With one voice when it comes to China. Yes, ano, totoo naman yun na kailangan iisang boses lang tayo, no, lalong-lalo na sa pakikipag-usap sa China. Pero tandaan din natin, no, kailangan makita natin kung ano ba talaga na pag-usapan dahil ito ay mayroong mga implication. Sabi nung isang nanonood, ba't ka naniniwala sa China? Hindi ako basta-basta naniniwala sa China. Ang sinasabi ko, may pag-amin ng China at dapat nating malaman kung ito ba ay makatotohanan o hindi. Kaya nga, ang lagi kong tanong sa ating mga manonood, kanino kayo naniniwala? Kay China ba o kay Rodrigo Duterte? Pero ako, mas maniniwala ako ngayon doon sa umaamin kaysa sa nagde-deny. Ngayon, para mas makumpirma natin kung makatotohanan ba yan o hindi, dapat magkaroon ng hearing in aid of legislation dito. After all, ito ay akto ng isang tao na dapat napaparusahan ng batas, pero hindi napaparusahan dahil walang batas na umiiral sa kasalukuyan para magbigay parusa sa ginawa di umano nitong si Rodrigo Duterte. I am not a lawyer, pero very particular ako sa criminal law and jurisprudence. I am a criminologist. Hindi ako lawyer, pero criminologist ako. Ngayon, sinasabi ko ang mga bagay na yan dahil wala ngang kaparusahan na nag-aantay kay Rodrigo Duterte kung totoo itong sinasabi ng China. At malalaman lang natin kung totoo yan kung magkakaroon ng investigasyon ang Senado or Kongreso. Tingnan ninyo, ano ba ang sinasabi sa probisyon ng ating batas? Ang treason can be committed only in times of war. Merong gap doon sa batas na dapat magkaroon ng bridge, ika nga, nitong si dating Associate Justice Antonio Carpio, na dapat kahit hindi po panahon ng gera, ang sinumang Pilipino pwedeng magtaksil sa bayan at parusahan ng ating batas. But unfortunately, ang umiiral na batas sa kasalukuyan, magkakaroon lamang ng pagtataksil sa bayan o tinatawag na treason during the times of war na hindi mangyayari sa kasalukuyan dahil wala naman po sa gera ang Pilipinas. Yon ang dapat amyendahan sa batas. And that necessitates a legislative inquiry. Kaya natin ito tinatapik. Ipagtatanggol nyo lang si Rodrigo Duterte, wala pa kayong mga good point or arguments na maayos. Anak ng teting itong mga DD sheets na ito. No, lalong-lalo na sa ating mga territorial disputes, sa economic cooperation na region, mm-hmm, sa regional dynamics ng ASEAN, sa domestic policies, no, ng ating pamahalaan, at syempre sa international law. Kailangan, mm-hmm, siguraduhin natin na ano, na meron tayong kredibilidad sa pakikipag-usap sa ibang bansa. Baka naman mamaya hindi na tayo paniwalaan dahil iba ang sinasabi ng China, iba ang sinasabi ng ating dating pangulo, no? So importante na kredibilidad ang pinag-uusapan din dito ng gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? Pero imo magsasalita ang China. Huwag natin paniwalaan kung ayaw ninyong paniwalaan, pero kailangan po nating alamin kung yun ba talaga ay may katotohanan o walang katotohanan. Kung sino ba sa dalawa ang nagsasabi ng totoo o hindi, si Rodrigo Duterte ba o ang China? But anyway, mga tol, panoorin niyo po ng buo ang vlog na ito o balita na ito sa ANC 24/7. Maraming maraming salamat sa inyo.